let's compare TikTok affiliate versus Shopee affiliate. So kung ako tatanungin nyo, ano mas maganda, Shopee affiliate ba or TikTok affiliate? Ang sagot ko ay... Mas lalong sumikat si TikTok nung nag-pandemic. As of March 2023, nag-generate si TikTok ng $205 million more than Facebook, Instagram, Snapchat, at Twitter. At siya na ang number one social media platform ngayon. Kaya naman, naglabas na din ang ibang social media platform na pantapat kay TikTok. Si YouTube ay may YouTube Shorts, Instagram ay may IG Reels, si Facebook naman ay merong Facebook Reels. At good news, malaki daw ang kitaan sa Facebook Reels. Alam nyo bang walang monetization program si TikTok dito sa Pilipinas? So kung hindi naman pala mamomonetize ang video mo, anong mapapala mo sa TikTok? Bukod sa YouTube, Facebook, at Instagram, meron pang gustong kalabanin si TikTok. At ito ay ang Shopee at Lazada. Si Shopee ay considered na largest e-commerce platform dito sa Southeast Asia. Kaya nagtayo si TikTok ng TikTok Shop, kung saan pwede kang magbenta at bumili. Dito papasok ang TikTok Affiliate. Kaya karamihan sa mga nagtitiktok ngayon ay nambubudol na. Let's compare TikTok Affiliate versus Shopee Affiliate. Followers or subscribers? Ang requirement ni TikTok ay meron ka dapat 1,000 followers sa TikTok. Kahit meron ka pang 1 million subscribers sa YouTube at 1 million followers sa Facebook, kung wala kang mahigit na 1,000 followers sa TikTok, hindi ka pa rin magkakaroon ng TikTok Shop for Creator. Pero kahit 1,000 and below lang ang followers mo sa TikTok, pwede ka pa rin maging TikTok Affiliate. Gawa ka lang na yung TikTok Shop. By the way, gumawa na nga pala ako ng tutorial on how to become a TikTok Affiliate. Sa Shopee, kailangan meron kang at least 1,000 followers sa 5 major social media platforms such as Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, at YouTube. If less than 1,000 followers, hindi ka qualified. Rejected agad ang application mo. Sa registration naman kay TikTok, wala pa akong 1,000 followers noon, kaya kailangan ko pa mag-register ng TikTok Shop. Within 24 hours, approved agad ako. Sa Shopee, 3 weeks ako bago na-approved na may kasamang kulit sa customer service. Palagi akong follow-up ko lang po yung application ko for Shopee Affiliate. Sa payout naman, kay TikTok, madami kang bank account na pagpipilian. Meron din itong GCash for fast withdrawal. Kay Shopee, C-Bank ang primary bank account nila. Kaya kailangan mo talagang kumuha ng C-Bank account. And here's the requirements. Seller na content creator. Kay TikTok, pag nakabenta ka ng sarili mong products, wala kang makukuhang komisyon. Kay Shopee, pwede kang mag-register as seller affiliate. Pag umorder sila ng products mo, gamit ang iyong seller affiliate link, kikita ka pa ng komisyon. So isa nga pala akong seller affiliate at Shopee ambassador. So pareho ako nagkakaroon ng komisyon sa kanila. Affiliate links. Kay TikTok, kailangan i-click nila ang iyong yellow basket or yung basket icon sa TikTok profile mo. At dapat bibilhin nila yung mismong product na nilagay mo. Pag kinilik nila ang yellow basket at iba ang binili nila, hindi ka magkakaroon ng komisyon. Sa Shopee, basta kinilik nila ang Shopee affiliate link mo at umorder sila, kahit ano pang products ang binili nila, magkakaroon ka pa rin ng komisyon. Commission rate? Kay TikTok, seller ang nagsaset ng commission rate. Usually yan 5%. Ang pinakamababa kong nakita is 1%. By the way, baka gusto mo mag-affiliate sa TikTok Shop ko, nag-o-offer ako ng 5 to 15% commission rate. Majority ng mga binibenta ko ay supplements. Nagbebenta rin ako ng organic lip balm, organic lollipop, and many more. So, pag nakabenta ang affiliate, mababawas yung sakita ni seller. Sa Shopee, merong sinet na commission rate si Shopee. So, pinakamalaki ang new buyers ng shoes, apparel, accessories, and bags. Pag nakabenta ang affiliate, hindi maapektuhan ang kita ni seller. Platforms to promote your affiliate links. Kay TikTok, kung isa kang TikTok affiliate, sa TikTok platform ka lang pwedeng mag-post ng affiliate link mo. Meaning kapag kinapi mo ang product na ito at pinost mo sa Facebook, wala kang magiging commission dyan. So pinopromote mo lang yung products ni seller ng libre. Sa Shopee, kahit saang platform pa yan, basta kinilik nila ang iyong Shopee affiliate link at nag-checkout sila within 7 days, magkakaroon ka pa rin ng commission. So ang labanan na ito ay TikTok versus all. So kung ako ang tatanungin nyo kung ano mas maganda, Shopee Affiliate or TikTok Affiliate, ang sagot ko ay pareho. Pareho silang maganda. Kasi kung gagawa ka ng video, i-post mo ito sa lahat ng social media platforms mo at walang mawawala sa'yo. More chances pa itong pag-affiliate mo to earn extra income. What I am doing is, pag gumawa ko ng video, example itong tripod, nabili ko siya sa Shopee. Since sobrang mura at ang tibay niya,
Nung pinost ko siya sa Facebook at YouTube, Shopee affiliate link ang ginamit ko. Pero nung ipopost ko na ito sa TikTok, naghanap muna ako sa product marketplace kung meron din ba nagbebenta nito sa TikTok shop. Since meron naman, in-add ko na din as my TikTok affiliate product. Diba, wala ka naman talo? Meron din akong videos on how to register as Shopee affiliate and TikTok affiliate. Gagawa din ako ng videos on how to monetize your Facebook Reels. Subscribe naman ako sa YouTube channel ko para updated ka sa mga informative videos na ipopost ko. So yun lang, sana may natutunan kayo sa video na to. Thank you so much for watching and see you on my next video!